Welcome, hello. Hello, Quincy. Welcome back to the outside world. Quincy, nakausap ka namin last time sa Kumu, and here you go. Talagang napakita mo sa loob ng bahay ni Kuya ang iyong pagiging rainy talaga. Kamusta ka naman? Kamusta ang unang gising mo dito sa outside world? Yun nga po, unang gising. Very unusual kasi naka-isang buwan din ako at a couple of days sa bahay ni Kuya. So, medyo parang nakikinig ko pa yung mga wake-up call, yung mga lapel. I was still being very, I really felt like nasa bahay pa ako ni Kuya, but I had to adjust. And it's something that, kailangan ko na talagang makasanayan ulit because, you know, I'm in the outside world again, but I'm truly happy sa nagkaroon ko sa bahay ni Kuya, and I'm so excited to face everyone else in the outside world. Yes, Quincy, we're very happy na nakakausap ka namin ngayon. But of course, how we wish na sana, di ba, kasama mo pa rin yung mga housemates. Yes. Pero gusto namin malaman, kamusta ba yung total experience mo to be part of Kuya's, sa loob ng bahay ni Kuya? That journey po talaga is, a dream come true talaga. I never thought in my entire life that this would be made possible talaga. Tatak na talaga to sa buong buhay ko. This would be the forever highlight of my life talaga. And arami ko talaga natutunan sa sarili ko. Arami ko talaga natutunan sa mga kapwa kong housemates. And grabe talaga yung mga life lessons ko talaga. Natanin ko talaga yan sa future and sa mga susunod ko pa kong haharap sa buhay ko. Ayan. Pero syempre kasi, Quincy, talaga ang naging close mo talaga sa loob ng bahay ni Kuya ay si Amanda, isa pinakamalapit na talagang naging kuan kayo, very close na kayo. Sobra siyang naapektuhan talaga sa paglabas mo. Gaano ba kayo ka-connected ni Amanda sa loob ng bahay ni Kuya? Yes, Ate Melay. Kasi alam naman po ng mga tao na magkasabay talaga kami halos ni Amanda nagsimula. Pareho kami ng pinagdaanan para po makapasok sa bahay ni Kuya. And naka-find talaga kami ng common ground. So pagpasok ko sa loob ng bahay ni Kuya, as new housemates, as none of the original 14, doon po talaga kami nag-connect. Halos araw-araw, kami po talaga yung nag-uusap, magkasama, and nakilala po talaga namin yung isa't isa. Everyday po, kami talaga yung dalawang gagawa ng banana fritters, magchichikahan, gagawa namin ng coffee, multiple coffees everyday, and maghahanda ng mga bread rolls, ganyan. Kaya naman, mamimiss po talaga siya, tsaka yung mga kalokohan namin, lagi kami nagsiruan, nagtatawanan. And it's really something that I'll miss talaga si Amanda and being inside the house. Wow. Pero Quincy, I'm curious kasi 'di ba syempre isa ka sa mga huling pumasok sa loob ng bahay ni Kuya. Well, did you have a hard time connecting with the other housemates kasi syempre mas close na sila kaagad, 'di ba? Yes, Kuya Anchong, that was actually the biggest fear ko going inside the house kasi sabi ko nako for sure may mga clicks na yan, mahirap na makisama sa mga tao, pero that challenge and barrier na wala na talaga yan. First time I met them, everyone is so very welcoming talaga. They gave me a warm welcome. Masaya sila, may bagong housemates na, although may mga clicks na sila, over time talaga, I tried to show them na talaga ako, dinay ko talaga makitama sa kanila, and by the time I went out, I can honestly say na I have a relationship and a connection with each and every one of them. Kaya saya talaga that kahit baguhan lang ako, tinanggap pa rin nila ako. Although not on a deeper relationship and level as other housemates, masaya ako na build ko friendship with each and every one. Pero alam mo, partner, at saka Quincy, ang dami talaga nagko-comment dito sa community natin na mga chatbox na talagang ang daming nagko-comment na go, go, Queen Manda. Alam mo yun talaga, sila naman yung talagang very sweet talaga yung mga supporters ng Quincy at Amanda. Queen Manda daw talaga. Go, go, go daw talaga. Pero, para sa'yo, Amanda. Sorry, dahil na Queen Manda, na Amanda naman. I'm very sorry, Quincy. Pero para sa'yo, Quincy, anong side ni Quincy na talagang hindi mo pa naipapakita sa loob ng bahay ni Kuya? Kumbaga, ano pa yung nais mong ipakita? Is a talent or something? Yeah, to be honest, I think napakita ko talaga lahat kung sino ako 100% without any filters. I was very transparent talaga kung sino ako. Nakita nila kung paano talaga ako. Siguro in terms of like talent na lang, maybe performing, I didn't really have a chance to like show performance skills, whether it be dancing, yes, and
So siguro yun lang, if given the opportunity to train and stuff like that. Yun lang, pero when it comes to personality, character, I feel like I've shown everything in that. Wow, Quincy, we are all curious. Kasi para sa'yo, sa tingin mo, sino ang big four para sa'yo? Okay, big four, no particular order po ha. It's Leifer, Gian, Chico, and Amanda for me. Whoa, I love it. Pero ito, medyo mahirap tong tanong na to ha, Quincy, but I want you to answer this for you. Sino sa tingin mo ang hindi nagpapakatotoo sa loob ng bahay ni Kuya? Okay, I would say, kasi mahirap eh. Yes, mahirap talaga. To be honest, siguro ang sasabihin ko na lang, is someone na nakukulangan pa ako and I think she can still show more of okay. herself inside bahay ni Kuya. And I think that would be Andrea. Medyo feel ko na ko siya ng konti, but she still has something to show, whether it be positive or negative. I feel like meron pa siyang kaya pang ipakita. Medyo nakukulang. Okay. Kaya talaga siguro nag-stay pa din si Andrea sa loob ng bahay ni Kuya. Pero i-klaruhin na natin ito ha, kumbaga medyo nakukulangan lang si Quincy. Hindi ito yung parang hindi nagpakatotoo because baka naman kawawa naman si Quincy, baka i-bash din siya ng mga followers ni Andrea. Okay? Ayan. So, for you, who is the big winner? Big winner, it's really between Leifer or Gian, but I would say Leifer for me kasi very well-rounded yung bantang yan. He's not in it for himself lang talaga. He truly cares about each and every housemate. May relationship siya between every housemate. Sobrang caring, maalaga. Household chores, weekly budget namin, pinapakain niya kami ng masasarap na foods and everything. At pagdating naman sa task, binibigay niya talaga lahat. And he's the type of person talaga na sobrang well-rounded and very much deserving to get the big winner. Quincy! Gusto ko ito, lagi namin ito hinihingi sa lahat ng mga nakausap namin. Ito yung chance para makapagpasalamat ka sa lahat ng sumuporta sa iyo, sa lahat ng mga fans mo. I'm sure they're waiting for your message. Give them this is your time to give thanks to them. Yes, thank you so much again for this opportunity, Ate Mela and Kuya Anshong, to thank my family, friends, supporters na from the very beginning na nagsimula pa lang ako mag-audition till now na nandiyan talaga sumuporta sa akin in the outside world of sinusubaybayan ng PBB Connect Season 9. Thank you so much. All your efforts talaga have gone unnoticed sa lahat ng weekly tasks ko, sa mga live streams na ginawa ko. I know you guys have always been there watching and supporting in every way that you can, whether it's virtual gifts, sharing positive comments, prayers. Maraming salamat po talaga. And I do